Magandang araw! Ang ating pag-aaralan ngayon sa Mathematics, Aralin 14, Week 8, ay paglutas ng suliranin gamit ang estratehiya. Sa nakaraang taon na pag-aralan mo ang iba't ibang suliranin na may kinalaman sa pagdadagdag. Ngayon taon, ipagpatuloy mo ang pagtuklas sa mga suliranin na may kinalaman sa pagsasama-sama o addition at mga bilang na may kinalaman sa pera gamit ang iba't ibang estratehiya. Gawain sa pagkatuto bilang isa, pahina 33. Basahin at unawain ang suliranin sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ilan ang iyong pera kung bibigyan ka ng iyong ama ng 100 piso at 90 piso ng iyong ina? Pangalawa, sa kaarawan ni Leo, ibinili siya ng 45 na pulang lobo, 33 na asul na lobo, at 71 na berdeng lobo. Ilan lahat ang kanyang lobo? Pangatlo, si Nena ay may 142 na pulang botones, 132 na puting botones, at 505 na asul na botones. Ilan lahat ang botones ni Nena? May iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Alamin mo ang isang halimbawa ng estratehiyang ginamit sa paglutas ng suliranin sa ibaba. Bumili si Aling Ani ng 2 pares ng pantalon. Ang pulang pantalon ay nagkakahalaga ng 355 piso at ang asul na pantalon ay nagkakahalaga naman ng 424 piso. Magkano kaya ang kabuuan ng kanyang binili? Upang malutas ang suliranin na ito, gumamit ng estratehiyang expanded form o pagpapalawak. 355 plus 424. Ang expanded form ng 355 ay 300 plus 50 plus 5 at ang 424 naman ay 400 plus 20 plus 4. Ngayon naman ay ating kuhanin ang kabuuan. 5 plus 4 equals 9. 50 plus 20 equals 70, 300 plus 400 equals 700. Ang kabuuan na napamili ni Aling Ani ay 779. Tandaan, alamin kung ano ang hinahanap. Hanapin ang word clues. Pagsamahin muna ang mga digit sa isang pangkat, sunod ang sampuan hanggat 100 pangkat. Pangkatin muli kung kinakailangan tulad ng halimbawa. Maaari ka pang gumamit ng ibang estratehiya sa paglutas ng suliranin tulad ng picture model o drawing. Kung alam mo na ang suliranin, gumamit ng estratehiya na sa tingin mo ay angkop sa suliranin. Gawain sa pagkatuto bilang 2, pahina 34, sagutin ang suliranin sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, si Carla ay may 20 piso at 10 piso. Magkano kaya lahat ang kanyang pera? Pangalawang bilang, ang lapis ay nagkakahalaga ng 10 piso. Ang pantasa ay 15 piso at ang krayola ay 45 piso. Magkano kaya lahat ang mga ito? May iba't ibang estratehiya na maaaring gamitin sa paglutas ng suliranin. Maaari kang gumamit ng drawing o algorithm sa pagsasama-sama at expanded form o pagpapalawak. Mahalaga rin na alam mo ang mga pamamaraan sa paglutas ng suliranin. Gawain sa pagkatuto bilang 3, pahina 34. Unawain ang mga suliranin. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, si Ruben ay may 6 na 10 piso, 120 piso at 3 tigpipiso. Magkano kaya lahat ang kanyang pera? Pangalawang bilang, bumili si Pedro ng hamburger sa halagang 35 piso at lemon juice sa halagang 16 na piso. Magkano kaya ang kailangan niyang halaga para mabili ito? Pangatlong bilang, si Ella ay may 40 piso na baon. Si Mina naman ay may baon na higit ng 15 piso kaysa kay Ella. Magkano kaya ang pera ni Mina? Magkano kaya ang pera ng 2 bata?
At pang-apat na bilang, binigyan ka ng perang baon ng iyong ina sa halagang 50 piso. Mayroon kang natirang pera na 20 piso, ano kaya ang gagawin mo sa natirang pera? At bakit? At dito natatapos ang ating aralin. Maraming salamat!